Hello everyone, welcome back to the channel. This is the JLingo podcast. Okay, I am John. I'm JM. I'm JP. We are a group of comics creators and this is a podcast about anything and everything about the sun. Walang kwenta, kwento lang. Okay, so for this episode, this is our Halloween special. Ang pag-uusapan namin ngayon ay aming mga favorite na mga horror movies. Ooh. A very broad topic, pero subukan namin pag-usapan, no? Yeah. Ang laki nyo nun yun. So, sino ang gustong mauna with yung kanilang favorite horror movie and why? Oh, ikaw na, JP. Ah, sige. Ako, ang favorite horror movie ko ay The Others. Yung kay Nicole Kidman. Kasi, ano siya eh? More on atmosphere. Tsaka ang ganda kasi nung bahay nila, pero ang creepy. So yung kwento niya, ano, ikukwento ko pa ba? Diba, ano naman natin? Medyo alam mo naman. And, para may alam ng mga ano listener na hindi. Oh, para medyo alam naman nila. Kung ano siya, tungkol siya sa may nag-apply na maid sa isang bahay na malaki. Tapos sa bahay na yung nakatira lang ay yung nanay, si Nicole Kidman, tsaka yung dalawa niyang anak. Yung tatay wala sa bahay kasi nagpunta sa war. Tapos sinintay nila umuwi. Tapos ngayon, may mga rules, maraming rules yung nanay about sa bahay na bawal buksan yung mga bintana. Tapos pagpapasok or lalabas ng pinto, kailangan ilalak mo yung pintuan kasi baka makalabas yung mga anak niya. Kasi daw, yung mga anak niya, parang vampires, may photo sensitivity sa sunlight. Mm-hmm. So, ayun, nilalak nila. Tapos maraming mga weird na nangyayari sa bahay. Yung anak niyang babae, may kalarong parang, may kalaro na hindi nila nakikita. Tapos, ayun, maraming secret passages yung bahay, ganun. Maganda siya kasi maganda yung twist sa dulo. Spoil mo ba? Hindi mo na. Well, lumang movie na siya. Pero kung gusto nyong, kung hindi kayo familiar, gusto nyong panoorin, hanapin nyo yung The Others. Ayun. Ayun, yun yung isa, yun yung pinaka-favorite ko na horror movie. Hmm. Ako ba? Kaya na sa lag. Ako na ba? Sige. Well, ako hindi naman talaga ako masyadong mahilig talaga sa mga horror movies. Pero, yung parang isa sa mga napanood ko sa mga, ano yun, sa mga ano yun. Kasi kasama ko, yung mga pinsan ko kasi mahilig manood ng mga horror movies. So, usually kapag may reunions kami, ano yun, manonood sila. Manonood sila ng movie. Tapos puro horror yung papanoorin lang lagi nila. So, doon na napanood yung Saw, napanood ko yung ano yun. Tapos isa ko napanood yung ano yun, yung Exorcism of Emily Rose. Mm. No. Hindi ko naman talaga siya necessary. Yung mga exorcism films. Hindi ko naman siya talaga necessary naging favorite. Pero yung part nung kwento, yung part nung scene kasi doon, na isang scene doon sa movie, parang nagmarka sa akin. Kahit tapos ko na yung movie na yun, parang nagiging creepy na siya sa akin. Trauma ka? O, kasi yung parang in-introduce dun sa movie na yun, yung ano yun eh. O, parang hindi naman talaga in-introduce, pero parang kinuwento about dun sa movie na pagdating ng 3 o'clock ng madaling araw, usually dun daw bumibisita yung mga demons. So, kapag daw bigla kang nagigising ng ganitong oras, tapos bigla kang nakakaamoy ng parang konting sulfur. Eggs. Sulfur, o parang eggs. Parang bulok na eggs. O bulok na ano yun. Yun nga. Parang ganun na amoy. Ibig sabihin, merong demonyo sa presence mo. Mm-hmm. Yung area mo. So yun, every time na yun, nung kahit natapos ko na yung movie na yun, kahit pag nagigising na ako ng ganung oras, lagi na ako natatakot. At saka ano, ang natakot ako sa movie na yan, yung sinabi nila na kahit na hindi ka naniniwala sa Diyos, meron pa ring devil, parang ganoon. Parang naniniwala siya sa iyo, walang ganoon, ganun ba 'yun? Oo, parang mapoposess ka pa rin kahit hindi ka maniwala. Oh, yun nga, yun nga yung nakakatakot pa nga. Parang added creep factor siya.
So, yun. Yun yung nagbarka sa akin. Kahit di ko naman siya talaga necessarily paboritong movie. Pero, pero nakakatuwa yung scene na ano siya, nagba-backwards na na bend, nagbe-bend siya backwards. Well, any of the Exorcist films din. As in, talagang freaky actually siya eh, kasi parang lalo na if it plays upon yung religious beliefs mo. Mm-hmm. Oh, parang okay. Hits the, yun. Really ako, mandadaya ako dun sa choice ko. Oh, mandadaya. Okay. Mandadaya ako in the sense na ang pipiliin ko is a franchise. Ah, anong klaseng franchise yan? Shake, rattle, and roll. I'm going local. Okay, so local. Alam ko, so, super campy siya pag pinanood mo siya ngayon. Mm. Lalo na as an adult. Lalo na pag ang dami mo ng mga films na napanood na mas better production quality. Tapos, kung medyo particular ka na sa storytelling, framing, composition, lighting, and everything, medyo medyo sablay yung ano yung iba. Kasi it's quite old na rin, di ba? Mm. Pero as a whole, Shake, Rattle, and Roll would have redefined yung horror watching ng isang generation. So, yun, yung franchise na yun yung masasabi ko. Pero another sort of parang Shake, Rattle, and Roll yung masasabi kong favorite ko. Yung Halimaw. Halimaw. Halimaw kasi yung title ng movie. Okay, Halimaw yung title niya. Pero most often, pag tinanong ka kung anong movie yung pinaka nakakatakot sa'yo as a kid, ang sabihin mo Halimaw sa banga. Pero actually, yung movie was entitled Halimaw kasi it was two parts. Yung comics about yung mga characters na nabubuhay mula doon sa comics. Tapos second part lang yung banga. Banga yung title ng part na yun. So kung yung dalawa pala siya. Dalawang kwento yun sa isang movie. Tapos yung Halimaw sa banga, story siya ng parang Salem Witch Trials. May parang inaccuse silang witch. Tapos, in the olden times, tapos, dun sa, kinulong dun sa banga, tapos may demoness and everything, tapos naging parang vengeful spirit sa, na hinohaunt yung banga na yun. Tapos may bumili ng banga. Tapos, of course, may bibili ng banga na magiging, na oblivious dun sa vengeful spirit na nandun. Yun. Yung ano siya, actually, if you're gonna watch it ngayon, sobrang campy niya. Pero sobrang striking kasi nung monster. Yung monster was an all, a babae na painted all white. Kasi nga noon, ano eh, practical effects pa eh. Oh, practical effects, diba? Parang babae na all white lang na lumalabas sa madilim na part ng banga. Tapos usually pag lumalabas siya, may kulay blue na parang lighting sa likod niya. So siya yung babae sa banga. Siya yung Halimaw sa banga. In a way na rin pala parang ano yun, no? Siya yung sinaunang ring eh, no. Pwede. Ito na rin, di ba? Yun, parang well naman yun, di ba? Tapos revenge ng, din, di ba? Ang ganda nga ng itsura nung babaeng monster eh. Yun. So, ayun yung masasabi kong favorite ko. Pero if we're gonna be talking about sub-genres ng horror, marami akong favorite. May favorite akong zombie film, may favorite akong vampire film, may favorite akong slasher film. Pero yun nga, nandaya ako. So, ang favorite ko is yung franchise na Shake, Rattle, and Roll. Anong episode ng ano pinakagusto mo? Refrigerator. Refrigerator title, di ba? Refrigerator. Hindi, refrigerator. Parang refrigerator lang ba? Yung refrigerator ay brand yun eh. Ano yung kwento nung ano, refrigerator? Possessed yung refrigerator. Pag binuksan mo, kukunin ka sa loob, ganun. Kakainin ka. Inaakit niya yung ano, if I remember correctly,
nangaakit siya tapos kakainin ka ng refrigerator. No. Ako yung pinaka, syempre, sa kasama ng majority ng generation ko, yung undin. Roma. Ang maganda din yan. Hindi ako makatae sa toilet ng isang linggo. Ah, oo nga. Actually, ang tingin ko dun sa ano, pwede niyong gawin tong drinking game sa aming podcast. Kung ilang beses ako magsabi na actually sa podcast. Anyway, yung sa ano, sa shake, rattle, and roll. Same feel siya ng MGB na mga Halloween special. Mm. Ano yun? Diba? Ano yung MGD ulit? Magandang Gabi Bayan. Magandang Gabi Bayan. Magandang Gabi Bayan. Tsaka isa pa sa shake, rattle, and roll yung ano, kay Tom Taos. Yung batang ano siya, hinalay sa ano, sa hinalo yung dugo sa tulay na ginagawa. Sa bridge. Tapos yung kalansay niya, tinapon sa ilalim ng tulay. Tapos nagtatawag siya ng mga ibang bata na lalaki para maging kalaro niya. Nakakatakot yung isang scene kasi doon na ano, yung nandun si Tom Taos, tapos yung kalahati ng mukha niya, melty face. Tapos sabi niya, hoy bata, mamamatay ka! Natakot ako doon ng bata ako eh. Kaya lagi nila dinidipit yung mga ghost eh, parang yung ano yun, yung parabang naagnas lagi yung kalahati ng mukha. Mm. Para sabihin na patay siya, pero gusto mo pa rin na recognizable yung artista. So, kalahati lang yung naagnas. Pero si Toton Gutierrez dun sana, di ba? Sa kung buhayin yung bangkay. Huwag mong buhayin yung bangkay. Pet cemetery yun, di ba? Alin? In a way. Huwag mong buhayin yung bangkay. Ibang movie. Ano yung napanood kung ano? Pelikula ni Maricel Soriano nung bata siya. Tapos, yung tatay niya, sepulturero, ano yan, hindi sepulturero, ano, mortician, embalsamador. Tapos ngayon, eh ano, may yung boyfriend ni Maricel Soriano, karival nila na funeraria. Tapos ngayon, humihina yung business ng tatay ni Maricel kasi traditional, ano siya eh, funeraria traditional. Yung ano, yung sa kalaban niya, gumagamit na ng mga modern techniques, modern ano, yan. So nawawalan siya ng ano, ng clients. Oo, ng trabaho. Palagi siya naglalasing, inaaway niya si Maricel. Tapos ngayon, ano, isang ang araw may dinala doon sa shop niya na hindi pa pala patay. Nung bubuksan na niya, buhay pa pala. Ginawa niya, pinatay niya. Tapos parang nagsimula doon yung killing spree niya. Pumapatay sila ng mga ano, mga movie yun, parang maganda yung movie na yan. Parang ano yun, parang ano yun, parang siya, parang bang stinitad, ganun ba yung dating niya? Parang ganun, pinamapatay siya para marami yung ano, maraming trabaho. Ang partner ni, ano doon, ni Maricel Soriano, si Yoyoy ba yun? Anong pangalan? Yung partner ni Yayo? Si Martinez. Oo, yun, si Martinez. Tapos ano, until ang dami na napatay nung tatay, inaway niya si Marcel, sabi na Marcel tsaka nung nanay niya, alis na kami, ganyan, iwan ka namin. Ano, nung mag-isa na lang yung tatay, nagiinom siya sa puneraya, marami siyang pera, nagbibilang siya ng pera. Tuwantawa siya. Tapos yung mga patay, biglang tumayo, nabuhay yung mga patay, tapos pinatay nila yung ano. Anthology din ba yan? O, anthology siya, oo. Sa anthology din, sa mahirap pa namin yung mga anthology. Tapos, ano, tatandaan ko yung parang host ng anthology, Grim Reaper siya. Tapos yung may death site siya, di ba? May site, may karit. Pero ginawa nila, yung karit, nilagyan nila ng ano, yung silhouette ng karit, merong, neon light. Neon glow. Neon light. Kasi yung hindi kaya ano din yan? Shake? Kasi natin ang role din yan. Hindi eh. Kasi bakit ano may host na ano nagkasalita? Hindi, parang Tales from the Crypt na style. Oo, parang Tales of the Crypt. Yung Grim Reaper, meron siyang site na ano. Sa mga makakarinig na alam to, yun, comment nyo na lang. Please comment nyo na lang. Oh. As in, super old siya. Napanood ko lang siya sa
sa TV, mga video ones, ano. Oh, sa si parang Cinema One o ganun. Lumang-luma siya eh. Yun. Ano pa? Oh. Current, yung pinaka-current na napanood nyo na medyo okay. Ah, ang dami naman. Si Koke, nakakatakot. Okay. Unintentionally nakakatakot. Nakakatakot ano, ba si Koke? Hindi ako nakakatakot. Natakot ako dun sa ano, yung Jessica Rabbit. Jessica Rabbit na ano yun? Yung ano, yung Who Framed Roger Rabbit. Ah, Who Framed Roger Rabbit? Si ano yun? Si Christopher Lloyd dun sa movie. Yung natunaw siya. Ah! Yung ano? Yung judge. Oo, oh, yung malaki mata. Oo, yun nga. Ganda ka, yung ganda movie yun eh. Pero hindi siya yun. Medyo creepy yung yun. Pagbata ka, hindi siya maganda. Maka, si ano? Ano tawag dito? Matakot. Ano yung pinanood natin? Yun Eerie. Eerie. Eerie yung movie. Ano nga ulit yung Eerie? Yung may nagpakamatay na bata, tapos evil talaga yung ghost. Ano nga ba, Eerie? Pinanood ba natin yung kailang? Baka yung dalawa lang nanood niyan. Tagalog movie. Oo, Tagalog movie. Si ano, si Bella Padilla ba yun? Hindi ko maalala. Bea Alonso pala. Sorry. Sorry sa mga fans ni Bea Padilla. Bea Alonso. Saan mo na panood yan? Panood kayo na ngayon. Tinulugan ko sa movie house tapos pinanood ko siya somewhere else. Ah, hindi ko siya napanood. Ako, hindi ka ata sumama sa akin. Magbabasketball ako noon tapos magpapatay ako ng oras na noon. Hindi pa ako kasama. Ano ba ba yung unikong napanood na yun? Mga nini, yung mga Hollywood movies na halos yung pinanood ko eh. Tagalog movie. Doctor Sleep. Ah, Doctor Sleep, hindi pa. Because you are yung fan ka ng The Shining, yun yung... Sequel siya eh. Sequel siya ng... Nasa HBO Go siya ngayon, di ba? Ah. Nasa list ko siya ngayon eh. Hindi ko pa pinapanood. Di naman nasa ano na ata siya? Nasa Netflix na ba? Or something. Ayun, kasi mag-hornin eh. Mag-Halloween na. Maglalabasan na yung mga horror movies sa... Wala pa pala. Pero I'm assuming mapupunta din siya eventually sa Netflix. Si Ewan McGregor yan eh, na tumanda, yung bata na tumanda na siya dyan eh. Ano ba ba yung ano yun? Hereditary, nag-usapan na. Hereditary, yun, sobrang anini, unsettling siya na horror. Eh. Oo, disturbing siya, yun, disturbing na movie. Hindi siya nakakatakot. Hindi siya nakakatakot, nakaka-disturb siya. And, actually, nakakatakot na part sa kanya yung ano yun, yung god na sinaserve nila. Si ano yun? Si Paimon. Si Paimon. Oo, oh, yung naglalaro ngayon ng Genshin Impact. Si Paimon, Digimon yun, diba? Si Paimon. Pero ano yun, para siyang lesser god, lesser, hindi, parang lesser devil ata siya. Yung ano, yung parang deconstruction ng mga horror films na ginawa sa Netflix, yung Fear Street, actually maganda. Ano? Fear Street. Yung three parts. Hindi ko siya tinapos kasi, ewan ko, hindi siya nag-catch sa akin. Ano kasi siya, more on deconstruction nga siya nung horror genre. So, ginawa siya in three parts. So para ba siyang Cabin in the Woods, ganun? Hindi naman. Medyo. So yung 1994, more on yung serial killers. Killers. Tapos yung 1978, yung summer camp trope. Slasher pa rin killer. Slasher. Tapos yung 1666 was... yung more on yung vein na ginagawa nilang flashback scenes from the past and in yung movie na parang kinoonin na recommend natin ni Chong, di ba? Wala na ako sa GC, so Nicole. Yung mga movie na dapat horror movies pero so sobrang ganda niya, hindi siya nakakatakot. Ano I mean visually design maganda. Yung mga movie ni Guillermo del Toro nga. Atlantic, pero horror Mama. Naman talaga yung kanyang ano yun, yung kanyang... Kasi sobrang ganda ng... Maano kay... Ma,
mapu-pull out ka dun sa story kasi ang ganda ng visuals eh. Oo, sobrang ganda ng visuals. Parang bang immersive siya masyado. Oh. Immersive siya masyado, parang hindi na siya nagiging uncanny sa'yo. Hindi immersive eh. Hindi more siya immersive. Yun nga, sobrang matatanggal creative. Ka out of yung kwento kasi i-admire mo na lang yung designs. Sobrang creative nung shots, nung colors. Ay, meron pa ako naisip na ganung film din. 13 Ghosts. Ah, oo. Okay, hindi. Magandang lore yung 13 Ghosts pero as a horror siya, hindi siya masyadong ulit. Kasi sobrang nakatakot. Oh. Kasi nakakatakot masyado. Pero yun, yung lore niya gusto ko. Yung mga stories ng mga ng 13 Ghosts ang ganda. Tapos yung mga designs din nila, maganda. Ah, yung designs, yung Black Zodiac, maganda. Aliens. Parang, principle mo, parang nga siyang video game eh, yung 13 Ghosts eh. Pwede nga siyang gawing video game if ever. Mm. Yung Aliens na na original, 1970s something. Original, tapos Aliens 2, yung sumunod kasi na Aliens, naging action movie na siya eh. O kasi yung original, hindi sa dulo lang pinakita yung alien, tapos saglit lang. So hindi talaga yung, kasi sobrang interesting ng design ng Cinemark, diba? Mm-hmm. So pag nakita mo siya, parang sobrang ganda ng design, hindi ka matatakot kasi mapapascinate ka dun sa design eh. Kaya nga nung di ba sa una hindi nga siya masyado nakikita. Pero actually hindi ko na masyado maalala. Kaya mas effective siya nung hindi siya nakikita. Pati yung Predator, yung invisible lang yung Predator, mas effective siya kaysa nung pinapakita na yung Predator na sobrang interesting ng design, maganda yung mga mask. Doon ka mapifixate ka na dun eh. Pero tama yun eh, yung beats nung alien, horror, di ba? Parang hindi mo alam yung threat. Oo. Ano ba yung meron? Yung A Quiet Place. Pwede mo namin sabihin, di ba? Yung A Quiet Place. A Quiet Place. Yung may deaf. Parang mga monsters siya kasi kapag nakakarinig sila ng... Ah, hindi. Iba yung isip ko pala, oh. Yung bawal mag-ingay. Oo. Yung bawal mag-ingay. Oh. Yung kay Emilia Clark? Emily Blunt. Kaya asawa niya si John Krasinski. Actually, directed by John Krasinski yun. Hindi ba yung asawa niya dun si Bilbo Baggins? Hindi. Si White Morgan Freeman. Hindi yun si White Morgan Freeman. Iba yung sinasabi mong movie. Ano pangalan nung ni Bilbo Baggins? Si yun yung Martin Freeman. Oo, Martin Freeman. Si yun yung si Watson. Cargo ata yung sinasabi. Cargo ata yung sinasabi mo eh. Yung isa pa yun. Zombie movie din yun. Oh, zombie film na ano. Ayun, si White Morgan Freeman yun. Oo. White Morgan Freeman. Martin Freeman. White Morgan Freeman lang din yun. Freeman lang kasi apelido niya. Martin Freeman. Oo nga. White Freeman. Martin Freeman. Ayun. Maraming zombie stuff actors sa Netflix. Yung hindi ko pinapanood dati yung series na mga zombie. Ano yun? Alien Kingdom? Hindi, yung Americans. American yung book. Long-standing galing sa comics. Walking Dead. Walking Dead. Ano, nakaka-stress kasi panoodin. Oo, kasi nai-stress ako. Nakaka-stress panoodin. Kasi na lang yung comic book siguro. Pero... Kasi mas nakakatakot yung humans. Mas nakakatakot. Lalo na yung portrayal nila ng human nature. Yun yung pinagkukwentuhan namin actually nung isang araw ni Alex sa chat na yung, kasi yung napanood niya yung Midnight Mass. So sabi namin na mas nakakatakot yung humans kesa monsters kasi may mga salbahing humans na may mga gagawing masama sa'yo, ganyan. Eh, yung monster nature naman nila yun eh. De, yung humans, merong gagawing salbahe sa'yo under the guise of something good. Either the good for everybody. Or sa kanya. Or the good. Sarili. Hindi niya sasabihin na sa kanya, syempre. Kasi pag sinabi niya sa kanya, evil na siya kaagad eh. Diba? Itatago niya sa for the good of everybody yung gagawin niyang kasamaan sa'yo. Katulad yung sa Train to Busan, yung... Apple doon na na matatang diba, lalaki. Diba? Ang sasabihin niya na threat ka sa safety ng ninyo as a whole. Pero pakilang niya talaga sarili niya. Pero ang ganda ng Train to Busan. Ganda ng Train to Busan.
Hindi pa napapanood yung Train to Busan? Nasa list ko pa rin siya eh, pero hindi ko pa rin pinapanood. How to Train Your Busan? Hindi kasi yun eh, subtitled movie kasi siya eh, hindi ko siya mapanood. Akala ko pa naman movie buff ka. Pero hindi ba siya itong makurling movie? Train to Busan, ano? Saka yeah. Yun, hindi ko masyadong, ano, hindi ko nga masyadong genre yung horror eh. Hindi naman horror yun eh. Anyway, thriller. Human drama yun. Zombie pa rin yun. Pero yun nga, human. Oh, drama siya. Okay, papanoorin ko pa rin siya. Okay, so... Panoorin mo. Pero yun nga, mostly naman yung zombie films, more on reflection of kung paano mag-turn humans yung humanity against each other. Pagka-desperate na yung humans. Actually, mayroon din ako sa pang napanood ng movie na parang ganyan din yun. Tinakil din nila yung topic na yan. Ano? Paranorman. Ah, oo. Oh, yung ano, animated movie ng Laika. Kasi diba, parang yung, ano yun, nagkaroon ng ghost dun sa town nila kasi... pinatay nila tong girl na to na actually parang ano yun, akala nila witch pero yun pala ano yun. Hindi naman siya masama eh. Parang ganun din yung sa ano eh, Monster House eh, yung na-possess yung house nung kaluluwa nung obese na babae na namatay dahil namatay dun sa bahay. Kasi parang binubuli palagi yung matabang babae. Tapos nung namatay siya, naging ano siya, parang malevolent spirit. Kasi nga... Pinapalayo niya lahat ng tao dun sa bahay. Yung ano din, yung si Emily, yung kena heart break once it's dead, stop beating. Yung bride, dead bride, ano yun? Corpse Bride. Corpse Bride. Pinarood na namin yun isang araw eh. Ganun yun din yun, di ba? Yung kalaban doon, yung human siya. Yung human na pumatay doon sa... Oo. Gusto niya ng pera ng mga... Pinapatay niya yung mga asa, papakasalan niya. Mayamad kasi dapat. Oo. Ganun din yung sa Sleepy Hollow. Sleepy Hollow. Human din na may personal ano. Yung kay Tim Burton na Sleepy Hollow. Kay Tim Burton na Sleepy Hollow. Ano yung binuhay ng babae yung headless horseman para patayin yung mga tao sa town. Parang ganun. Mm-mm. Para for her own benefit. Gain. Oo, benefit. Kasi siya yung magiging heir. Laging ganun nga yung ano yung mga stories. Yung tao talaga yung ano yun. Yung evil, oh. Yung tao yun. It's not the ghost. They're not the monster. You are. Ayun pa nakakatakot yung ano, The Haunting. The Haunting, ano. Yung, yun nga yung, not, merong, si Liam Neeson, yung professor, nag-invite siya ng mga tao sa bahay na luma. Tapos, for ano daw, may study ng, ano yun? Sleep? Sleep. May mga sleep disorder. Tapos may ghost doon sa bahay. Ang nakakatakot kasi doon yung may mga carvings ng mga cherubs tsaka angels sa padang. So basically, ang nakakatakot lang doon para sa'yo is yung thought na gumagalaw yung... Oo, gumagalaw yung mga ano statue, tumitingin sila doon sa bida. Kasi nga, na yun nag-hallucinate na sila. Yun ba yun? Hindi, totoong may ghost dun sa ano. Para kasing maraming pinatay doon na mga bata. Mm-hmm. Tapos yung bida, dati siyang galing doon. Orphanage kasi ata yung dati. Nakalimutan ko na yung mismong kwento. Parang pero, ano siya eh, descendant siya nung... Nung nandoon dati. Oo. Tapos parang... serendipity na bumalik siya doon. Parang... Hindi, as in, hindi siya dapat kasama doon sa study. Oo. Yung mga ghost yung nag-invite sa kanya. Oo, parang bumalik siya doon sa bahay na yun. Yun. Ayan, yung mga horror... Kayo, anong horror... favorite na horror films nyo? No, comment. Comment mo. Oo. Oh. The Witch. Yung may yung kay, yan yun? Yung director nung Lighthouse ba? Tama ba? The Witch?
Yung spelling ng double witch. Parang double visa ganun. Parang the beach. The witches. Eh, iba 'yun. Yung ano, yung kay Black Phillip, yung mga pilgrims sila tas nag tumira sila sa edge ng parang ito. Nandun ba si Anya Taylor-Joy 'yun? Oo. Nandun si Anya Taylor-Joy. Ang director niya ay si Robert Eggers. Director ng Lighthouse. Maganda 'yun. Yun din. Okay din yung Lighthouse, napanood ba 'yun? Yung kay yung kay Pattinson. Ah, William Dafoe tsaka kay Robin Pattinson. Ay, Robert Pattinson, Robin Pattinson. Ano 'yun? Ayun, slow burn siya. Sing talagang descent nila sa madness. Based ba siya dun sa nawawalan tatlong lighthouse keeper? Parang ganun eh. Oo, parang ganun yung story. Ano, eh. Pero talagang ano yun. May monster doon. Wala. Pero as in, ano lang, nabaliwala sila. Pero may pagkanin eh. May pagka, tawag dito, cosmic horror siya. Parang, Elder Gods? Yan. May Elder Gods? Parang, oo. Parang ganun eh. Kasi, pinanin eh, may ginagawa silang kakaiba dun sa pinaka-lighthouse eh. Kaya sila nanin eh, nabaliw eh. Kasi parang ilaw nung lighthouse, may binibigay na something eh. Tapos may ginagawa silang weird dun sa taas ng lighthouse. No. Anyway, gusto nyo panoorin nyo. Tapos may magandang, ano, may magandang tawag dito, part dun si William Dafoe na parang kinakurse si Robert Pattinson. Ang haba nun. Ang galing nung ano yung dialogue nun. Anong mas ano nyo, mas gusto? Panood nyo na ba parehas yung Quiet Place saka Bird Box? Hindi ko napanood yung Bird Box. Bird Box. Teka, mas gusto ko yung Quiet Place. Napanood ko pareho yung dalawa eh. Bakit ayaw mo kay Sandra Bullock? Hindi naman sa ayaw kay Sandra Bullock. Mas emotional sa akin yung ano yung Quiet Place kasi ano yun. Wala, at saka maganda, kinaganda nga rin kasi doon sa Quiet Place. Wala talaga silang, hindi talaga silang nag-uusap. Talagang puro sign language lang sila doon eh. Para ano yun, mag-communicate. Tuto sila mag-sign language. Tapos ano yun, ang brutal din ng first few minutes din ng movie. Talagang, yung akala mo dapat paprotektahan nila, hindi nila yun. Yun yung unang namatay. Seryo, heartbreaking siya. Tapos ano yun, basta ano yun, okay din yun. Should watch it. Kung makita nyo. Hindi ko nga lang alam kung okay yung sequel niya. Leprechaun. Aling Leprechaun? Anong Leprechaun? Hindi niya alam yung Leprechaun? Hindi, alin nga. Marami yun eh. Yung ano? Yung una. Yung una. May sequel siya eh. Pero hindi ko napanood. Napanood niyo yung Leprechaun in Space? Meron yung napanood ko yung Leprechaun na nandun si Rachel Green. Sino yung artista si Rachel Green? Courtney Cox. Hindi, Rachel Green, si, di ba si, ano yun, Jennifer Aniston? Ah, Jennifer Aniston pala. Jennifer Aniston, yun yung napanood kong Leprechaun. Tsaka yung Leprechaun na nandun sila sa The Hood, kalaban ng Leprechaun, mga gangster na mga African-Americans. Ayun, naging super campy na siya, hindi na siya horror. Pero may horror elements pa rin. Campy nga yun, nung ano. Leprechaun. Actually, Chucky, hindi ko pinapanood eh kasi na-freak out pa rin ako kay Chucky hanggang... Maganda yung Chucky. Oh, pero ano yun? Yung Child's Play. Child's Play pala. Ang creepy pa rin yun. Yung unang Child's Play, oh. Pero yung nagkaroon na siya ng bride tsaka ng anak, ano na siya parang satire na... Yun na yung Chucky. Na, yun yung campy. Campy na, oh. Very campy na siya. In-embrace na nila yung ano yun, yung entertainment ano yun. Oo. Although gusto ko rin yun, pero hindi siya the same nung Child's Play na una na ano. Panakot talaga yung doll. Kasi may legit na cut nini, parang legit na bagay na kinakatakutan mo rin naman talaga yun. Sino bang ano yun? Parang mayroon pa nga sa pangunap na nini na parang nakitang ano yun. Tawag dito. May napanood akong B-movie nung bata ko na natakot ako. Yung The Dentist. Dentist siya na salbahe. Binubunot niya lahat ng ngipin ng mga client niya. Parang papatulogin ka. Yung The Dentist ata na-feature sa Red Letter Media.
Oo. Anong ano nila, verdict? Kasama siya sa Wheel of the Worst. Ano siya eh, B-movie na sobrang pangat ng production eh. Yun naman na hinahanap nila eh, yung entertainment. Pero nung bata ako, nung napanood ko yun, natakot ako sa dentist. Parang yung The Tick, napanood yun yung The Tick. Actually, nasa Prime Video yung The Tick na series. Yung sequel. Eh, yung bago. Yung bago. May bagong The Tick? Uh-huh. Yun yung malalaking garapata. Ay, wait. And The Tick na sinasabi namin is yung superhero na, ano, superhero yung satire ni Batman. Ay, mababa ito. Merong movie dati na, ano, may giant ng mga garapata. Yung na mga monster mga films, katulad Eight-Legged Freaks. Mga giant lang na insects. Mga giant na insects. Yung mga, si James Gunn, di ba, mahilig din sa mga ganyang movies. Tremors. Slither, no? Isa rin. Slithers. Ano ba ba? Slither. Gremlins, technically, monster movie na rin siya, di ba? Gremlins, no? Pero kahit hindi siya nakakatakot. Pwede. Ticks pala, hindi The Tick. Ticks lang. Ticks lang. Kaya kami nalito. Kasi yun, yung ano eh, dati yung umaarkila pa ng mga Betamax. Betamax. Mga ganong movie na nandun sa ano eh. Ganun yung usually na mga nire-rent ko. Mga The Puppet Bingo. Master. Wishmaster. Big Show. Yan. Mga barkada movies yan eh. Yung mga papanoorin mo with people. Well, barkada movies siya pero pinapanood ko siya mag-isa. Parang pag Friday maghihiram na ako dun sa may hiraman ng VHS tapos yung puro ganun yung mga hinihiram ko. Sa susunod pwede natin pag-usapan man monster movies. Pwede monster, yung Monster Hunter na movie. Oh, ano yun? Horror yun. Horror. Kay horror. So yun, that ends our conversation for our favorite horror films ngayong Halloween season. Maybe parang mas maganda nga pag-usapan pa yung ibang films, mas more in-depth na usapan with iba-ibang subgenres ng horror. Kasi may mga ano yung favorite namin. Pwede rin kaming magkwento actually ng mga horror stories na alam namin, ghost stories, supernatural pwede, stories. Yun na lang yung susunod, di ba? So yun yung susunod naming episode. Scary experiences. So okay. Ano pa? So yun, tapusin na natin 'to. Muli ako si John. And JM. Ako si JP. And this has been the JLingo podcast. Okay. Ayaw So long, J-Boys. Bye-bye. Bye. Bye-bye.